Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Vice President Inday Sara, ano ang ginawa sa pulburon? Noong nakaraan ay si former President Rodrigo Roa Duterte ang kanilang idinadawit sa pulburon video. Ngayon naman ay si Vice President Inday Sara naman ang kanilang kinakastigo. Hindi na talaga maiwasan ang patuloy na paninira ng mga kalaban sa ating pinakamamahal na mga Duterte. Kahit siguro patay na ang mga taong ito, ay tuluyon pa rin sisirain ang kanilang pagkatao. Sa sobrang pagkakahaman sa pera at kapangyarihan, ayaw nila na mayroon pang muling isang matinong presidente ang umupo bilang isang presidente. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Isyungang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, Vice President Sara, tuloy lang ang laban. Kayang-kaya mo yan. Alam kong matalino ka, kaya nga mahal kita dahil nasa iyo na lahat. Mga inggit lang yan. Dahil kahit anong gawin nila, wala silang panlaban sa iyo. Pupulitin sila sa kangkungan. Go! Go lang, VP! Happy New Year sa lahat. Inggit lang mga pumupuna sa iyo. Sabi nga din ng isang netizen, strong words to say sa mga Duterte ako, dahil hindi ako adik sa pulburon, hindi ako sabog. At sabi nga din ng isang netizen, would one not ask, what is the point of sensibly responding to those whose adverse and malicious and pregnant reaction on what has been done by Vice President Inday Sara of giving a gift of pulburon to a kid? If we have to relate to their loaded conclusive reaction, which to a highly discerning mind, constitute as a mute but eloquent manifestation of great disconnect to the flow of idea? Oh, noon, ipinagtanggol natin yan si PBBM, pero ngayon, ayaw ko nang ipagtanggol yan dahil sa ginawa niya kay VP Sara. Okay? So, simulan na ba natin ang ating talakayan tungkol dito? Ha? Saludo po kami sa inyo, Tatay Digong. Ayan. Marami nang nagko-comment. Comment lang kayo dyan, okay? So, ito yung nangyari. Ha? Itong mga supporters ni Presidente Bongbong Marcos, nagngangak-ngak na naman sa social media. Nag-iiyaka na naman dyan sa social media. Especially yung vlogger na yan na si Top 1, nag-iiyak na naman tungkol dito sa video ni VP Sara, no, na nagbigay ng pulburon sa isang estudyanteng bata. Hindi ko lang alam kung anong date 'yan, no, na kung anong petsa na ginawa 'yan ni VP Sara. Pero kumakalat 'yan ngayon na video na 'yan, especially sa mga supporters ni PBBM, no? Kasi sa tingin ko, yung ginawa ni VP Sara, wala lang 'yun. It's purely nilalambing niya yung batang estudyante. Pero itong mga vloggers na ito, itong mga supporters nitong si mga tambaluslos vloggers, binigyan nila ng meaning itong nangyari. Binigyan nila ng meaning yung pulburon. Ha? O iisahin natin 'yan. Ipagtanggol natin yan si VP Sara kasi binabatikos na nila tungkol dito eh. Okay? Itong estudyanteng bata na nakaupo itong si VP Sara at kinausap niya yung bata. Oh. Alam naman natin yun, sa simula't sa pool, itong si VP Sara, mahilig talaga ito makipagkwentuhan ng mga bata. Okay? Sa mga nagko-comment dyan ng Happy New Year, Happy New Year sa inyong lahat po. No? Patikim naman ng inyong mga pagkain nyo dyan. Ano bang ulam nyo dyan? Sino bang top 1 vlogger na? Hindi nga kilala yan eh. Nakita ko lang yan sa social media eh. Na may nag-share sa akin. Yung pulis raw yan. Pulis na pulpul. Naging pasaway raw na pulis. Sabi ni Sas Rogando. So, ito yung ano ha. Ito, dito yun
nagka-issue itong sinabi ni VP Sara. Nakaupo si VP Sara because she is trying to level the height of the student, no, so yung batang estudyante. Nakaupo siya, syempre. Hindi naman siya magtatayo kung magsalita siya sa bata, 'di ba? So nakaluhod siya, no? Oh. So ito yung sinabi niya sa bata, no, pagkatapos niyang in-interview yung bata tungkol sa kanyang mga nakuhang medalya, yung grades niya, ganun, no? Sinong pangalan ng guro mo, ganun. So syempre si VP Sara nagpaabot ng regalo, no? So sabi ni VP Sara, ito pulburon para sa isang linggo. Oh, kasi nakalagay sa box yung pulburon na ibinigay ni VP Sara sa bata. Siya, ito pulburon para sa isang linggo. Magpulburon ka araw-araw. Oh, yan ang sabi ni VP Sara, magpulburon ka araw-araw. Masarap yan. Pero sinabi raw ni VP Sara, nakaka-addict yan. Oh, yan ang kanilang pagkarinig ng mga Tambaluslos vloggers na may sinabi raw si VP Sara na nakaka-addict yan. Pero nung pinanood ko yung video, wala namang sinabi si VP Sara na nakaka-addict. Kasi yung video na nakita ko na in-upload ng supporters ni PBBM, medyo yung reception is hindi maganda. Pati yung audio hindi maganda. Parang ginawa nila ng issue na sinabi raw ni VP Sara na nakaka-addict. Oh. Again, ha, ito yung sinabi ni VP Sara. Ito, pulburon para sa isang linggo. Magpulburon ka araw-araw. Masarap yan. Nakaka-addict yan. Oh, yan ang sabi nila, ha. Pero ako mismo, sa pag-watch ko sa video, walang word, walang kong narinig na nakaka-addict. At tapos dun, putol na yung video. So ito, kumakalat ito sa social media, binigyan nila kaagad ng meaning na ito raw si VP Sara, pinariringgan niya raw itong si Presidente Bongbong Marcos. Kaya sila nagagalit ngayon. Kaya sila umiiyak ngayon. Bakit pinatakbo nila si PBBM, mga Solons? Yan, why? Dahil may sariling plano sa themselves. So, ano sila? Na-hurt na naman. Kagaya ng, alam nyo, itong mga Tambaluslos vloggers na ito, itong mga Tambaluslos supporters, no? Itong supporters ni PBBM, talagang manang-mana kayo kay Tambaluslos Martin Romualdez. Alam nyo ba kung bakit? Sobrang sensitibo ninyo eh. Yung sinabihan kayo ni Pangulong Duterte na bulok yung kongreso na yan, o nasasaktan ka agad. Oh, yan rin ang mga Tambaluslos vloggers. Mga sensitive. Nagbigay lang ng pulburon si VP Sara sa bata. Binigyan nyo na ng issue. Hindi na kayo naawa sa bata. Sabi ni ng ibang itong mga vloggers ito, ginamit raw ni VP Sara itong bata, ganun, ganyan. Saan ang pruweba nyo dyan? Oh. Sabi nila, bastos raw itong si VP Sara sa ginawa niya. Ha? Sa ginawa niya kay sa bata, binastos raw niya itong si PBBM, no? Oh, ito pa ang isang kapalpakan nila, ha? Disiplinahin raw yung nag-video. O, yan ang sabi ni Top 1. Disiplinahin raw yung nag-video. Anong kinalaman ng nag-video doon? Ha? Nag-video ni VP Sara. Sabi niya, hoy VP Sara, disiplinahin mo yung nag-video. O. Nag-video lang ha? Kumuha lang ng video at kumalat na yung video. Disiplinahin raw ni VP Sara yung nag-video. Paano niya disiplinahin 'yan? Alam ba niya na magbibigay ng pulburon si VP Sara? Alam ba niya na ganun ang mangyari? Bakit niya disiplinahin? Talagang sa totoo lang 'no. Talaga kayong mga Tambaluslos vloggers, talagang masasabi ko BOBO talaga kayo. Kung sabihin na natin bobo talaga kayo, 'no?
Naging bobo talaga kayo. Kasi bakit nyo i-blame sa nagvideo? At bakit nyo i-blame si VP Sara? Pagkain yung pulburon. Diba, bakit sila magre-react dito sa pagbibigay ni VP Sara ng pulburon sa bata? Diba? Hindi ko maintindihan actually. Disiplinahin raw ang nagvideo. Bakit disiplinahin? Ano bang nagawa sa nagvideo? Bata yun at si VP Sara. Matino naman ang kanilang pag-uusap. Wala namang nilabag sa batas. Bakit disiplinahin? BOBO ka talaga, top 1. Sinabi pa nila, right after that video, resign VP Sara. O, yan naman ang laging script nila. Gusto nila iparesign si VP Sara. Dahil dyan sa video, mas lalong nainganyo yung mga tambaluslos supporters, mga PBBM vloggers, PBBM supporters, na talaga raw Vice President Sara resign 2024. Oh, yan ang sabi nila. Okay? Oh, so ito yung comment ko dyan. Ito ang reaction ko dyan. Kasi hindi namin naintindihan bakit kayo nagagalit dyan sa video. Baka ang sobrang sensitive nyo lang. Grabe ang sensitive nyo. Ano ba yung pulburon? Pulburon, pagkain yan. At yung mga pulburon na yan, paborito yan ng mga bata. Bakit kayo nagre-react sa ibinigay ni VP Sara na pulburon sa bata? Nag-react kayo? Dahil tinutukso ngayon si Presidente Bongbong Marcos na pulburonic video na nagpupulburon si PBBM. So kung nagre-react kayo, natamaan kayo. Di ba? Bakit kayo magre-react? Kung feeling ninyo hindi kayo guilty at hindi kayo, sa tingin ninyo si PBBM ay malinis na tao, walang bagahe, bakit kayo magre-react? Hindi ko maintindihan. Tapos VP Sara resign. VP Sara resign kaagad. Yun kaagad yung argumento nila. Nakita yung video, VP resign kaagad. Binabatikos raw ni VP Sara through the pulburon issue na nagbigay siya. O, VP Sara resign. Binabatikos na raw ni VP Sara si PBBM. Alam niyo, no? Ito yung masasabi ko. Bakit, ano bang rason bakit ipapa-resign ninyo si VP Sara? Ha? Wala kayong rason, wala kayong mabigat na kasalanan na ipapataw nyo kay VP Sara para lang pag-resign ninyo yung tao. Oh, kung ating i-compare si Erap, bakit yun na-impeach si Erap? Dahil yun sa weteng, di ba? Issue. Sa weteng issue ni Erap. Ngayon naman, yung ibang pangulo naman, itong si Gloria Macapagal Arroyo, kung matatandaan natin, very obvious yung kasalanan ni Arroyo, yung Hello Garci. Kaya deserve silang magsabi na Arroyo resign. Yung kay Pinoy naman, deserve rin ni Pinoy kasi yung pinabayaan niya yung SAP 44 at pati yung nangyari sa Yolanda. Obvious yun na meron silang argument dyan na pwedeng Pinoy resign. Pero itong si VP Sara ngayon, ano bang ipapataw nyo na issue? Yung confidential funds. Na hindi na nga humihingi ng confidential funds si VP Sara. At yung confidential funds na lagi ninyong inireklamo, confidential funds yun ni PBBM na hinihingi lang ni VP Sara. Di ba? Walang ano. Wala kayong matibay na rason para i-impeach nyo itong si VP Sara. Yan lang ang masasabi ko dyan. Okay?
Wala kayong matibay na pruweba, matibay na sitwasyon na para lamang i-impeach ninyo si VP Sara. Yung the rest of the presidents na i-impeach nyo, meron naman eh. Again, yung kay Erap Huweteng, yung kay Arroyo, yung Hilo Garci, yung kay Pinoy, yung Mama Sapano at yung Yolanda. Di ba? Yung pera doon. So may argument yun. Pero yung kay VP Sara, wala. Okay? At sabi nila, grabe yung Pilipinas, naghihirap na yung Pilipinas, ang bigas, sobrang taas ang presyo ng bigas, 20 pesos na pangako, wala, hindi naging totoo, mahirap pa rin ang taong bayan, kung ano-ano ng reklamo nitong mga tambaluslus supporters at tambaluslus vloggers na ito. Ha? Nagre-reklamo kayo sa gobyerno, kaya VP resign. Ha? Nagre-reklamo sila sa gobyerno kasi hindi raw maganda ang gobyerno ngayon. Kaya VP resign. VP Sara, Inday resign. Bakit si Inday? Vice President lang si Inday. Ang pag-resign ninyo, yung presidente. Ha? Itong logic na ito, kinuha ko lang ito kay Badong Aratilis, which is I'm really ano tawag doon, pabor na pabor talaga ako sa logic dito kay Badong Aratilis. Bakit niyo pagre-resignin itong mga si VP Sara dahil ang gobyerno raw ngayon ay palpak? O kung palpak man ang gobyerno, hindi lang si VP Sara ang ipare-resign natin, pati na si ano, si PBBM, iparesign na natin si PBBM, pati yung House Speaker, pati yung Senate President, iparesign na natin dahil palpak sila. Kung ganun man, bakit si VP Sara lang? Kasi ang BOBO nyo, konting galaw, ha, konting kapalpakan, i-coconnect na ninyo kaagad kay VP Sara. Yun kasi ang dahilan. Ha? Itong Makabayan Black, wala na lang magawa kung hindi bantayan ang trabaho ni VP Sara. Wala man lang kayong trabaho na kayo ay nagserbisyo sa taong bayan, kung ano man ang nagawa ninyo para sa bayan. Wala akong nakita. Ha? Oh. So, paano na yan? Kung nagre-react kayo, kung you are very sensitive about the video sa pulburon na ibinigay ni VP Sara dito sa bata, kung sobrang sensitive ninyo, ask your president kung totoo ba ito. Kasi kung you feel na si PBBM ay malinis, kung feel ninyo si PBBM walang bagahe, bakit kayo magre-react? Ako nga, hindi ako nagre-react dyan. Because ako ha, mismo ha, hanggat walang video na nagpapakita kay PBBM na nagpopulburon, hindi ako maniwala dyan. J. Carillo, happy New Year. Hindi ako maniniwala dyan. Kahit galit na galit ako kay PBBM sa kanyang mga ginagawa kay VP Sara, hindi ako mag-aakusa kay PBBM na gumagamit ng bawal na gamot. At higit sa lahat, ha? Hindi ako maniniwala kung walang video at kung walang mga scientific test sa katawan ni PBBM na talagang gumagamit siya. Okay? And I think hindi naman talaga yan gagawin ng gobyerno na iti-test si PBBM. Okay? Yan lang ay mga akusasyon ng ibang mga vloggers. Kaya nga hindi ko yan pinapatulan yung mga pulburon issue na yan. Pero ngayon, talagang papatol ako sa inyo. Bakit kayo magre-react ngayon sa pulburon issue na ibinigay lang ni VP Sara? Binabatikos niyo si VP Sara. Eh, di, may pagtanggol ko itong aming vice presidente, our future president. And trust me when I say that, si VP Sara will be the future president of the Philippines. Hmm. Yan lang ang masasabi ko dyan. And I know ha, sa tingin ko ha, ang malakas na kalaban ni VP Sara ay si Senator Tulfo.
kung tatakbo itong si Senator Tulfo, talagang grabe yung ano. Pero kung si Romualdez yung tatakbo, eh wala na yan, bagsak na yan, buaya na yan. Si Senator Tulfo, ito ha, ito yung belief ko, ha. Respetuhin niyo ang aking paniniwala. Hindi yan kakalaban si Senator Tulfo kay VP Sara, kasi itong sinabi na yan ni Senator Tulfo noon pa na hindi pa siya senador, na he has lots of respect dito sa mga Duterte. Okay, kung malakas man si Senator Tulfo, pwede si Tulfo vice president. Okay, okay yan. Okay? Pero kung tatakbo siyang presidente, no? Eh medyo mahihirapan itong si Tulfo, dahil VP Sara is more experienced than Tulfo. Ang kay Tulfo lang, eh marami ring nagrereklamo dito kay Tulfo, dahil yan ang sabi nila, ha, sa kanyang programa, medyo pinapabilis niya yung mga process ng gobyerno. Which is ako naman, tama rin, no? Sometimes si Tulfo, gusto niya kaagad trabahuin yung proseso ng gobyerno, kasi mabagal yung ating gobyerno, which is yun, advantage yun sa taong bayan, yung tinitulungan ni Tulfo. Pero, no, when it comes to the experience compared to VP Sara, kung paano patakbuhin ang isang lugar o institusyon o isang pansa, eh medyo kulang pa si Tulfo. Okay, I'm sorry to say that. Pero, no, Tulfo needs to experience first vice president. Okay? At si VP Sara, eh, marami sa atin sa taong bayan na namimiss yung pulisiya na ginawa ng mga Duterte, especially itong si Tatay Digong, no, yung kamay na bakal. Yun ang nakakamiss, especially yung ating mga kasundaluhan, yung ating mga kapulisan. Nakukompare nila itong pamumuno ni PBBM at sa mga Duterte. Okay? Grabe ang focus, grabe ang pagmamahal ni Duterte sa mga sa ating mga security personnels. Okay? So, ito. Sa video na kumakalat diyan na pulburon na nagbigay si VP Sara, ito lang yung aking assessment dito, ha. Hindi ko alam kung talagang may narinig sila na nakaka-addict yan. Para sa akin, hindi clear ang sinabi na ni VP Sara. Ni VP Sara na may sinabi siyang nakaka-addict yan. Okay? So sa ngayon, give me a clear video bago ako sasang-ayon sa inyo. Okay? Yung mga nagpakalat diyan na bumabatikos kay VP Sara, ha? Pero kung totoo man, bakit kayo nagre-react? I mean, kung hindi totoo, bakit kayo nagre-react? Di ba? Sa pagbibigay niya ng pulburon sa bata, bakit kayo nag-react? Yan ang malaking tanong, mga tambaluslus vloggers. Nasasaktan ba kayo? Ha? Nasasaktan ba kayo na nagpalabas ng pulburon si VP Sara? Masakit ba? Na wala namang bahid na kasamaan, bahid na intensyon si VP Sara. Kusang loob niyang ibinigay yung pulburon sa bata. Oh. Tuloy, nagre-react kayo, ha? Mas lalong naging masama sa imahe si PBBM dyan, dahil kayo yung nagre-react. Kayo mismong mga tambaluslus vloggers ang nagsumisira kay PBBM. Bakit kayo nagre-react dito? Ha? Sino ba yung convicted ng cyber libel? Ha? So, kung sana hindi kayo nag-react sa video na yan, eh hindi yan papag-usapan ng taong bayan.
dahil kayo ang nag-ingay dyan sa ginawa ni VP Sara, o si PBBM ang napahiya doon. Tingnan mo nitong mga ano, no, tambaluslus vloggers, no? Sila rin mismo ang sumisira kay VP Sara. Huh? New year na new year ngayon, 2024, magbago na kayo. Magbago na kayo. Huh? Alam natin, sa simula't sa poll, huh, na si VP Sara nagtatrabaho lamang, very focused. Oh. So, meaning, nag-aabang lang kayo sa mga galaw ni VP Sara. Ha? Nag-aabang lang kayo. Pati ang pagbibigay ng pulburon, ginawa nyo ng isyo. Bakit ba? Ah, takot kayo? Takot ba kayo, mga tambaluslus vloggers, na maging presidente si VP Sara sa 2028? Alam nyo, useless yung pagtanggol nyo kay PBBM. No? Ako ha, hindi ko binabatiko si PBBM dito. Ang babatikusin ko itong mga pasaway na mga tambaluslus vloggers ni PBBM. Ha? Dahil sila yung ano, si PBBM tahimik man. Sila lang yung laging tumira kay VP Sara. Alangan naman, tahimik tayo, talagang ipagtanggol natin. Di ba? Oh, kaya tayo ngayon nagre-react. Okay? So, yun ang very trending ngayon, itong pagbibigay ni VP Sara ng pulburod sa isang batang estudyante. Okay? Na sinabi di umano ni VP Sara, nakaka-addict yan, which is hindi ko narinig. Oh. Ay, shout out sa mga taga Barcelona, Spain, especially kay Ma'am Juliana. Shout out sa mga Pilipinos diyan sa Spain. Okay, babasahin natin itong inyong mga, ready na ba kayong basahin natin itong inyong mga tanong at mga opinion ninyo. Okay? Sa it's New Year 2024, ha, baka merong magpakapi diyan, huwag kayong mahiya at magpakulay. Okay lang. Kung hindi kayo magpapakulay dito sa channel, okay rin. What's important here sa aking channel is nandito tayo lahat, ha, mabasher ka man o ma-supporter ka man ng aming VP Sara, you're welcome here sa aking channel. Bash all you want here sa aming channel. Okay. Happy New Year, Donmar TV, watching from Barcelona, Spain. Yan kay Juliana Paglikuan. Bimbo Hernandez, maraming salamat po sa pagpapakulay. Ay, Sir Hernandez, maraming salamat sa pakulay po. Happy New Year. Thank you. May pangpakapin ako bukas. Okay. So ano pa? Libre kayong mag-comment. Sir Bimbo, maraming salamat po sa $9.99. Bimbo Hernandez, maraming salamat po. Pwede rin kayong magpa-bilk tea para kay Donmar TV. Yan, Miss Butterfly, magpapa-bilk tea. Kung may magpapa-milk tea sa akin ngayon, mas lalo tayong tataasin natin yung ating vlog natin. Ating pagtanggol ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Alam nyo, no? Dito sa ating channel, welcome lahat, no? Kung mabasher ka sa aming vice presidente, you're free to express your feelings, basta hindi lang nyo babastusin yung ibang mga audience dito. Okay, give your arguments, ha? Ito yung gusto kong mangyari sa aking channel, na malaman namin ang inyong opinion tungkol dito. At those arguments, doon tayo makapulot ng ano, di ba? Ideas. Okay? Kasi pro taong bayan tayo dito. Paano na magpakulay, di ako marunong. Hanapin nyo lang dyan, ano, ma'am, meron dyan. Okay? So, ano ba ang reason nila? Elma Jong, watching from Toronto, Canada. Shout out sa mga kasamahan ni Ma'am Elma Jong dyan sa Canada at sa mga Filipinos dyan sa Canada. No?
ang ating mga kababayan dyan, Happy New Year sa inyong lahat. Okay? Oh, we have 261 viewers. Kahit konti lang tayo dito sa akin channel, you're welcome and you are free to express ano ang masasabi nyo tungkol sa mga issues ngayon, no? Oh, Miss Butterfly, pindutin mo lang yung dollar sign. Ayan. Elma Jong, thanks. Ayan. So, sa 2024, ano ba yung ano? Year of the, hindi ko pa na-research ha sa Google kung year of the cat, year of the pig, year of the, kung ano, year of the polboron. Ano ba itong 2024? Paki-chat nga yan, dyan, kung anong, so far si Bimbo pa yung nagpapakulay ha. Maraming salamat, Sir Bimbo. Thank you sa panunood mo dito sa Donmar TV. Lagi kang manood dito, sir, kasi maganda yung talakayan natin dito. At tayo dito, no, ay totoo lamang sa ating mga, hindi tayo bias, no? Sabihin niyo kung bias ako, wala akong problema diyan. Basta dito, kung ano yung nakikita natin, yun lang ang ating ipahayag, okay? Kasi dito sa channel ng Donmar TV, magre-react tayo sa mga balita. Okay? Sa ating own opinion. Nelda C. Tampani, Year of the Dragon. Ah, talaga? Wow, Year of the Dragon is swerte yan. Swerte yan sa taon na 2024. Year of the Dragon pala. Yan. Kinonfirm ni Maria Shella. Ayan. Year of the Dragon tayo po. Okay? So, Year of the Dragon. Alam natin yung dragon, no? Bumubuga yan ng kalayo. Okay? Yung fire. Which means, kung magbubuga ka na, ayan, nandito yung wife ko. Nandito yung wife. Natulog si Bibi? Sleep ka? Taposin ko lang itong live. Happy New Year. Good night. Nagpaalam yung wife ko kasi nandito kami ngayon sa, ano, galit sila sa mga pro-DDS vlogger na ayan, live chat. Ayan, galit sila sa watching from Riyadh, ay sa mga taga Riyadh diyan, no. Year of the Agila. Ano ba ang talagang totoo diyan? Year of the Agila or Year of the Dragon? I think Year of the ano ngayon. Okay. So ayan ha. Nawala ako sa ano, saan na ba tayo? Okay, yung Year of the Dragon, if you say dragon, no, nagbubuga ng kalayo, yan. So this year, expect tayo na maiinit itong taon na ito kasi dragon yan, bumubuga ng kalayo. So maraming ibubuga na mga maiinit na issue. Expect that one. At meron ring mga maiinit na mangyari sa buhay natin, no? Yan ay very positive. Okay? Meaning, hot. Siguro yung negosyo natin will be mga maiinit. Yung mga sa trabaho natin will be successful, no? Buenas na buenas ang 2024. Sasalubungin natin ng magandang vibes ang 2024. Okay? Especially sa usapin ng politiko. Okay? So, lagi natin yung sinasabi na kahit anong mangyari, no? Bimbo Hernandez, hindi mo nakita mga comment ko, sir. Oy, paki-comment ulit, Sir Bimbo. Basahin natin yan, Sir Bimbo. Magtanong lang kayo, Sir Bimbo. Ating magbigay tayo ng opinion. Okay, so, yung nangyari ngayon kay VP Sara at PBBM, hindi natin in-expect yan na magkaaway sila. Okay? Maria Shella, I know, walang agila. Year of the Agila. Year of the Agila kasi si VP Sara ay agila. Ang Year of the Tiger, si PBBM, yan. Tapos na yung Year of the Tiger eh. Tigre ba? Si ano? Tigre ba si PBBM? Parang hindi naman tigre eh. So tingin ko ano eh, pusikat.
Pusa lang si PBBM, hindi tigre. Kayo naman, exaggerate nyo naman, di ba? Bimbo Hernandez, solid DDS yan. Maraming salamat, Sir Bimbo. Sana sabay tayong what do you call that one? Sabay tayong ipagtanggol si VP Sara at sabay nating tutulungan si VP Sara this 2028 election soon. Arnie Cortez, Kuting. Year of the Kuting. Ayan. Hindi pala tigre, kuting pala, sabi ni Maharlika. Okay? Shout out kay the vlogger Ma'am Maharlika. Sino bang nanonood rin dito sa mga vlogs ni Ma'am Maharlika? Okay? Marami pa namang, alam nyo no, itong mga vlogs ni Ma'am Maharlika, mahirap itong sabayan eh. Ha? Nahihirapan akong sabayan itong mga vlogs ni Mar. Hindi ko lang alam kung saan niya nakuha itong mga balita. Kaya nga minsan hindi na ako magko-comment. Miss Butterfly, si BBM hindi yan tigre, ang lambot nga, walang tapang. Correct. Correct. Ito si Marlika, marami siya no. Saan niya nakuha? Merlin Saldanya. Haha, Agila, mandaranggit, droga at namamahagi sa kabataan. Alam niyo no? Dito sa Don Mar TV na channel, ako mismo ang magdidisiplina sa aking audience, no? As of now, guys, na wala tayong pruweba, no? Na nagpupulburon si PBBM, huwag nating ano, sakyan yung issue na 'yan. Ha, wag mo, ako na mismo ang magsabi diyan. Huwag muna natin sakyan. Kahit galit tayo sa kanya, hindi natin sakyan ang issue na walang ebidensya. Okay? Dahil ayoko na dito sa channel ko na banat lang tayo ng banat na walang ebidensya. Okay? I hope na I am understood by that. Okay? So, pero you are free all you want kung anong masasabi nyo. Pero advice ko lang yan sa inyo na hindi natin sakyan yung isyung walang ebidensya. Okay? So, sa magpapakulay sa 2024... magpakape dyan, magpamilk tea, okay. Happy New Year po sa ating lahat. Ingat po. Bye. Ito ay kay Linda Malana. Simpleng handa po namin sa New Year po from Mondragon, Northern Samar. Hi sa mga taga Samar. Salamat. God bless po. Okay, God bless din, Ma'am Linda. Robert Bahia, para investigate ang polboronic. Oh, Ronald Vicente, Year of the Polboron. Miss Butterfly, Robert, walang ICC, pakana lang ng mga NPA yan. Eh, si Ruke, si Attorney Harry Ruke, nagpalabas ng vlog niya na watching from Chicago, Illinois, Bimbo Hernandez. Ah, from sa Chicago pala. Shout out sa mga taga Chicago dyan, headed by Sir Bimbo Hernandez. Ayan. Marami bang mga Pilipino dyan sa Chicago? As far as I know, meron rin akong kakilala dyan, si Nadi Aureliana at si Tyron Teham. No, isang organizer dyan. Hanapin nyo yan sa Chicago. Okay? Ng ano sila? Corporate events, no? They handle corporate events. Sana makapagpunta ako dyan, Sir Bimbo, at magkita-kita tayo dyan sa ano? Chicago. Oh, nandito ako sa ano ngayon ha. Sa bahay ng ano. Oh, 'yan, bahay ng nanay ko 'yan. Ayan, vintage house 'yan, vintage house. Ayan. Okay? So ayan, so gabi na dito ngayon. Oh. Please po, maawa kayo sa mga bata. Tinuturuan ni Sara Duterte, Merlin Saldanya. Talaga? Ikaw naman. Oh. Ayan. Yes, karamihan Suli Duterte. Ayan, very good. No? Na Suli Duterte pala ang ating mga kababayan dyan sa Chicago. Okay? So, Sir Bimbo, paki-regards na lang po sa mga ano ha, sa mga Pilipino dyan sa Chicago. Okay? Ano ba itong sinabi ng isa? Basahin ko ito. Medyo mataas. No? Lods, ako, binoto ko yan si PBBM. Ito ay sabi ni Remiha Pasite ha. Pinagmalaki ko yan noon, pinagtanggol ko noon. Nalaman kong ganito balita, parang nasaktan din ako sa balita. Kung totoo man yan, may video, bahala na mga taong bayan maghusga. Oo nga, no?
ako rin, no, lahat naman siguro tayo sinuportahan natin si PBBM dahil nga sinuportahan rin ni VP Sara. Ngunit nag-start akong hindi suportahan itong si VP Sara nung time na si PBBM, no, nag-start ako na hindi ko na ipagtanggol itong si PBBM nung time na hindi niya pinansin ang hiling ni VP Sara. Doon nagsimula. Okay? Kasi hindi man lang niya ipinagtanggol si VP Sara sa mga batikos, sa mga ginagawa ni Tambaluslod Martin Lumwaldes. Wala siyang ginawa, di ba? So kaya ako nadismaya. Kung talagang totoong unit team kayo, hindi lang sa pangalang unit team, ha? Dapat sa gawa rin. Kaya tayo nadismaya dahil pinabayaan niya si VP Sara. Yun ang tunay na rason. Hindi ako bigla-bigla na lang hindi susuporta kay PBBM without a reason. Di ba? Patama pong pulburonek ang ginawa ni VP. Di ko lang alam, ha, kung patama yun. Kasi baka malisyoso lang yung mga vloggers na yan. Sabi ni Merlin, hindi totoo yan, kailanman hindi ba nung magdruga si Idol BBM, naparatang lang siyang palagi. Ako, hindi ako naniwala dyan, no? Hindi ako naniwala dyan hanggat merong video. Kahit pa meron siyang mga paganon-ganon, mga ganon-ganon na yan ay mga signs ng isang taong gumagamit, hindi pa rin ako maniniwala hanggat walang video, hanggat hindi proven and tested sa kanyang katawan na merong test na ginagawa na gumagamit siya. Okay? Tessie Rubihes, Happy New Year, Sir Don Martivi. Happy New Year, Ma'am Tessie! So, it's already 43 minutes, no? So, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa mga nagpakape, especially kay Sir Bimbo. Regards sa mga taga-Chicago dyan, Sir Bimbo. No? Sa mga nagpakape, nagpa-milk tea dyan, maraming salamat. Sobrang disappointed ako sa aming pamilya kay BBM, binoto namin. Kaya nga, marami tayong na dismaya. Okay? Kaya nga, alamin mo ang buong katotohanan. Magising na po tayong lahat. Magbago na po tayo. Yan ang sabi ni Merlin Saldana. Maraming salamat, Ma'am Merlin. Ang tunay na nagmamahal sa bayan ang mga Duterte lang. Totoo yan. No? Ba't ko ba nasabi yan? Dahil itong mga Duterte ay pro taong bayan. Unahin natin ang taong bayan. Huwag tayong Bimbo Hernandez, $9.9. Ayan, maraming salamat. Pangalawa na ba ito, Sir Bimbo? Maraming salamat, Sir Bimbo. Happy New Year. Happy New Year sa iyo, Sir Bimbo. Maraming salamat, Sir Bimbo. Extra coffee, sir. Ayan. Maraming salamat, Sir Bimbo, sa pakapi, Sir Bimbo. 1 week na kapi ko na yan, Sir Bimbo. Maraming salamat po. Okay, so hanggang dito na lang tayo, no? Happy New Year sa inyong lahat. Ang wish ko, no, ito yung bago tayo magtapos, ito yung wish ko sa lahat ng mga viewers ko dito sa Don Mar TV. Ang wish ko sa inyo, ipag-heal ang mga relatives at yung families natin na may karamdaman na maging okay sila sa 2024. At sa yung mga jobs ninyo, sa inyong mga businesses ninyo, no, na ma-positive vibes, na buenas ang inyong pinagkakitaan sa pamilya. No, yun ang wish ko sa Don Mar TV, na lahat tayo ay uunlad. Okay? Kaya nga, ipag-pray natin na uunlad ang ating bansa. Ipag-pray natin na maging successful si VP Sara and also to PBBM. No? Pero patuloy pa rin nating bantayan ang mga trabaho ng ating mga government officials. Okay? Kaya wishing you all the best from 2024. Happy New Year sa inyong lahat. Literally, happy New Year sa inyong lahat. Okay? So guys, mag-comment, mag-react. Babasahin natin yan ang mga komento ninyo. At subscribe, i-follow itong Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito.
Okay? Elisio Junior de Lima, Happy New Year, Don Mart. Happy New Year din, Ma'am Elisa. Happy New Year po. Hoping you the best sa inyong family. I-subscribe, i-follow ninyo ang Don Mart TV, guys. Always, always, para marami tayo dito sa ating channel. Parang maligaya tayo na, ano ha, mag-discuss dito. Mabasher ka man o ma-supporter ka man ni VP Sara, you are always welcome here sa akin channel. Okay? Dahil demokrasya tayo. Pro taong bayan tayo. Huwag kayong mag-away-away dyan. Pro taong bayan tayo, ha? Kung saan makabenepisyo ang taong bayan, doon tayo. Okay? So guys, hanggang dito na lang. Sana panood yung video, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at opinion. Laging tandaan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinion matters. At muli po, maraming salamat. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita.